Napakasarap nito mga kasprakatak. Dahon, pinutulang yun ang dahon kunti. Pakita ko lang sa inyo yung mga gagawin natin ngayong araw. Ayan, ito lang yung kulang mga kasprakatak. Sa tingin ko hanggang dito lang yan. Kasi sayang din naman, mas okay pa naman yung kamaruti na yan. So pwede pa yan mga kasprakatak. Ayan, yung nakapangalan yung Doomsy Moon. Tatanggalin yan yung mga kasprakatak. Yo, what's up mga kasprakatak? Magandang tanghali na ba ngayon? Ang oras na? Alas 11. So alas 11 ng umaga, pasensya na, kumakain tayo mga kaspraki. Tirik na yung araw ngayon mga kasprakatak. Alright, so andito ako ngayon sa dryer namin. Pasilip ko lang sa inyo mga kasprakatak yung mga nagawa namin ngayong araw, no? Nakapagtabi tayo ng ilang konting mga matambaka na ginawa namin labtingaw. Ayan, may nag-iutan pa dali yung nalangaw. Nag-anaanak man sila. Napakasarap dito mga kasprakatak. Kanina medyo hindi siya natamaan ng mainit mga kaspraki ng araw. Gawa ng mga dahon dyan sa puno na yan, oh. Dalawang puno ng niyog. Nakasili yung dahon kaya pinutulan ko siya ng mga ilang dahon lang naman. Ilang palwa. Para naman matamaan talaga siya ng init. Tulad yan mga kaspraki, oh. Kasi pag hindi yan matamaan ng init mga kaspagatak, matagal yung matuyo. Kaya matuyo talaga yan. Para ngayong hapon iriripak namin yan. Alright, so binibinta pala namin to. Talagang ito mga 4 na piraso, iriripak namin yan. Nilalagay sa vacuum. Vacuum bag. Naka vacuum yan. So sarap nito mga kasprakatak. Sana makatikim kayo nito. Sa mga bibili dyan, maglagay ako, lang ako ng contact ko dyan sa ano, sa description. Message nyo lang ako, PM nyo lang ako mga kasprakatak. Pwede natin to ipaship kahit ano siguro. Pwede Luzon, pwede naman yun siguro. Madali lang to makarating sa inyo mga 10 araw. Pero i-process natin siya mga kasprakatak para hindi siya masira. I-process siya, tapos pag transport, ilalagay natin sa styro box. Ayan. So yun, maya tikman natin yan. Alright. So ngayon mga kasprocky, punta tayo dun sa bangkang ginagawa, no? Bahal yun, sila butas naman rin. Makasulod ng langaw, ano ba? Sira na talaga itong dryer namin, no? Kailangan na itong i-repair. Tulad nito, may mga butas na. Tingin ko na ano ito ng kung ano, kalayo ng apoy kasi nagkasunog-sunog, oh. Parang na ano ng sunog, oh. May sunog, oh. May naglalaro siguro ng apoy dito, mga bata siguro, o di kaya may baka may nag ano dito, may nagdaob dito tapos napunta dyan yung apoy. Ayan. Tinanggalan ko lang ano mga kaspraki, dahon. Pinutulang ko lang dahon kunti kasi naka-uslig na yung dahon, hindi siya mainitan. Alright. Grabe. Sarap siguro nito. Mamaya titikman natin yan mamaya. Ayan yung mga langaw. Paano-ano lang yung mga langaw, hindi makapasok dyan sa loob. Thank you.
kalibutan pa dali yung nalangaw. Nagana-anak man sila oh. No? Nagana-anak. Alright. So, tayo ay pupunta doon sa bangka. Mag ano tayo doon? Magsuruy-suruy tayo doon. Masin-masin tayo doon. Kailangan natin mag-vlog na mag-vlog mga kasprakatak. Dahil bumaba na yung umina na yung mga views natin. So para makaipon ng mas marami pa, vlog tayo ng vlog. Kahit konti lang yung mga nanonood, at least makaipon man lang tayo ng ano, revenue. Right? So sipag lang, sipagan natin ito mga kasprakatak. Pagkita ko lang sa inyo yung mga gagawin natin ngayong araw. Sakay tayo kay YT. At tayo pupunta doon sa Martis Village. Titingnan natin yung mga ginagawa doon ng mga kasamahan natin, mga kasprocky. Kahapon, wala tayong lakad kahapon. Gagawa nung medyo sumumpong yung paa natin. Napakasakit ilakad mga kasprakatak. Hindi tayo magalakad, ang sakit. Kaya buong araw lang talaga ako na nasa loob ng bahay. Hindi makalabas. Magpunta sana ako doon sa ano mga kasprakatak, doon sa Bangkarera, no? Si Katatay at si Torn James nandun, nakapag-vlog sila. Panoorin niyo mga kasprakatak. Ito yung mga channel nila oh. Kay Katatay at kay Torn James, panoorin nyo yung vlog nila kahapon. Alright. So, andito na tayo sa my site. Titingnan natin yung mga, kung meron bang mga trabaho ngayon dito. Hindi ko pa alam kung nagtrabaho pa sila ngayon. Ayun, nagtatrabaho pala sila. Bush yung. Oh. So silang dalawa lang ang nagtatrabaho ngayon siguro. Naglinis ng kahoy. Si Boss Yung at si Pare Marlon. Ito yung mga kahoy. At ito na yung mga nalinis nila. Dalawa sila mga kasprasi. Wala na sila trabaho. Apa mga dok-dok niya? Wala pa? Limpio mga limpio? Ha? Kapoy daw. Ibang kapoy? Oh, gabiin mo. Muntagan ko sila pa uli. Silang Pedro. Sila Pedro, si Daplo, si Ogi. Sila kasi yung mga katulong dito nila Busyong at saka ni Pare Marlon. Buti na si Pare Marlon, andyan si Pare Marlon. Kasi maaga sila nakauwi, mga alas 2 yata nakauwi na sila Pare Marlon. Kaya nakapagtrabaho si Pare ngayon. No, nakapagtrabaho siya. Siguro nakatulog na yan, kaya nandito naka-duty. Pero si Oge, si Daplo, at saka si Pedro, yung tatlo, nakatulong dito sa pagtatrabaho mga kasprakatak. Medyo nahuli na sila pagdating, no? Mga alas, siguro maaga na, maliwanag na sila nakauwi. Medyo mahangin yata ngayon, no? Ang lakas ng hangin. Umaga na sila nakauwi mga kasprakatak. Kasi sa Dom si Uno sila nakasakay, si Pare Marlon. Siya yung segundo ni Boss Nanoy. No, siya yung pangalawang kapitan ng Boss Nanoy. Ayan si Marlon, Pare Marlon. At siya din yung nag-maintain dito. Sa lahat ng mga ginagawa dito mga kasprakatak, mga bangka, mga lansa na ginagawa. Halimbawa pag may i-repair, si Pare Marlon yung tinatawagan agad. Uy, pasensya na siya. Mga kasprakatak, iwan ko lang kung na-dename nyo ba yung mga sinasabi ko. So dito muna tayo magtago.
hindi masyadong mahangin. Ayan, kaya nandito si Pare Marlon kasi maaga silang nakauwi, no. Alright, so ito na yung sitwasyon ng bangka na ginagawa ngayon dito, mga kasparaki. Ayan, ito yung last na kahoy, last na ikinabit nila nung isang araw, no. Hindi ko na-upload kaagad, kahapon ko pa na-upload. Pero ayan, ito na lang yung kulang, mga kasparakatak. Sa tingin ko hanggang dito lang yan, no? Kasi ito, makibay pa naman to, maayos pa yan. Alright, ayan, no. So sila Pare Marlon, nandyan si Pare Marlon saka si Boss yung naglinis ng kahoy. Okay, konti na lang itong part na to, mga kasparakatak, huwag kayong mag-alala. Iano pa yan, masilya pa yan ng mga epoxy. Kailangan tatakpan talaga yan para hindi makapasok yung tubig dyan, hindi mapasokan ng mga kahit anong insekto man lang, para materahan niya mga insekto. Kasi pag hindi mo yan takpan, yan ang magsisimula nung ano, magsisimula na yan pagbutas ng mga kahoy, pagkasira ng mga kahoy. Kaya dapat kailangan ano talaga yan, lagyan ng mga epoxy para masulid yan lahat. Tapos ito rough, hindi pa siya naka-flat talaga, o mayroon pang naka-oslig dito. I-flat pa ito, mga kasparakatak, tulad dito. Ayan. Tapos pagka i-planer na yan, ma-flat na yan, imasilya yan ng epoxy. Tulad nung kay Salong Uno, imasilya, lalagyan ng siren. Ayan. Magkaano na yan, masinaw, para masinaw ba. Dito tapos na dito, mga kasparaki. Doon lang sa kabila. So ilang... tingin ko mga ilang araw na lang to, sa ibabaw naman sila mag-focus, magawa sila ng bodega dyan. Tapos yung kamarote, iwan ko lang kung okay pa ba yan, yung kamarote na yan, or papalitan ba yan, gagawan ba yan ng bago. Sa tingin ko parang hindi na, yan na lang, no, i-retouch na lang yan. Kasi sayang din naman, lalo na yung mga salamin, mga kasprake, mahal din yan kasi. Kaya yung nga salamin dyan, okay na yan siguro. Yung forma, yung design niya, kukunin na lang yung mga, ang i-repair na lang dyan, yung mga ano talaga, yung mga nasira na lang siguro. Kasi sayang din naman, mas okay pa naman yung kamarote na yan. So pwedeng-pwede pa yan, mga kasparakatak. At dito, meron silang i-retouch dito, or mga, meron mga kahoy na nabulok na, tatanggalin nila yan, mga kasparakatak, para magiging kaaya-aya naman siyang tingnan, parang magiging bago, no, pipinturahan yan. At saka itong nakapangalan, mga kasprakatak, ano, sa mga sa hindi pa nakakaalam, hindi na pala ito pwede. Sabi ng boss nanoy, yan, kukunin na yan, tatanggalin na yan, yung nakapangalan, yung Doomsie 9, tatanggalin yan yung mga kasprakatak. Tapos yung pagpangalan dyan, ipintura na, hindi na yan, nakaano kasi yan, eh. Ano tawag dyan? Parang ginuhit lang yan sa kahoy, kumbaga naka-engrave ba, tapos nilagay dyan, pinako dyan sa may parka. So tatanggalin yan at ipipintura na lang sa katawan nitong bangka. Alright, so ayun, o, konting-konti na lang yan, mga kasparakatak. Masilya na lang yung kulang, tapos magawa ng bodega sa kamarote. Ayos na yan. Ano na lang dyan. Siguro sa tingin ko, mga kasparakatak, hindi matapos ng buwan na to, makakalutang na yan, no? Kailangan na kailangan yan, lalong-lalo na ngayon na amihan season na, baka biglang lumabas yung mga isda, mga kasparakatak, lalo na nga yung amihan na, no? So may makatulong man lang sa pag karga ng mga isda. Kasi yung isa, yung papalitan nito, mga kasparakatak, yun ay ibibigay kay Bunso. Kailangan merong malaking bangka si Bunso, baka kasi makahuli din siya ng medyo marami-rami, so meron siyang pagkakargahan ng isda na ano, mga kasparakatak, na hindi masayang yung isda niya ba. Kailangan makarga, may karga siya ng mas malaking bangka, para gaganda naman yung klase ng kanyang isda, at hindi matunaw agad yung mga yelo na ikakarga dun. Alright, so dito
punti na lang dito mga kaspagatak. Ayan o. Diyan, meron na palang tabla diyan. So, dito na lang na side. So, sabi pala ng boss na ano, magpapagawa daw siya ng ano ngayon. Magpapagawa daw siya ng clamp, C-clamp ngayon. Para gagawing ano. Para dito. Hindi mahirapan dito sa pagbaluktot ng mga kahoy. Paggawa daw siya ng malaking clamp. Ako mang inatasan nun. Pero pupuntahan natin mga kaspakata kung sakaling utusan niya tayo ngayon. Magpa ano pa kasi yun, ipapadala pa kasi yun sa dun sa machine shop yung ito mga kaspakatak, itong ganito. Itong tulad nito oh, magpatraha ka pa ng shafting doon at saka itong malaki dito sa loob. Ayan. Kasi yung C-clamp dito ay tatlo lang. Tapos ang liliit pa. So hindi nila kakayanin yung ganitong klase, yung ganitong pagbaluktot ng kahoy. Lalo pat makapal yung tabla natin, no? Tapos yung clamp natin ay medyo may kaliitan, so hindi niya kayang baluktutin itong mga kahoy, mga tabla tulad nito. Ayan oh. So nung isang araw nahirapan sila sa pagkabit nito, pero good naman, okay naman din. At ayan na nga, ito na yung naging resulta. At nakuha din siya mga kasprakatak. Kahit nakaano talaga yan o. Nakabaluktot yan o. Dito talaga sa side na to. Pinaka ano dito. Pero okay naman din kasi nakuha din nila mga kasprakatak. Maganda din itong epoxy na to. Titigas din naman siya. Ayan. So napakamingaw dito ngayon sa Marites Village. Wala sila, kahit yung mga tauhan ko mga kasprakatak, wala dito. Siguro natulog yung mga taong yun. Ako kaka-edit ko lang ng video, i-upload ko yun mamaya. Maya-maya lang konti kasi nag-export pa yun. So si Boss yung lahat, saka si Paro Marlon yung nagtatrabaho ngayon dito. Pero okay lang naman yun kahit hindi pumasok yung tatlo, no? Dahil arawan naman yung pasahod nila ni Lula nitong paggawa nitong bangka. So kahit hindi sila pumasok, so walang trabaho, walang ano, walang sweldo. So ngayon si Marlon at saka si ano, si Boss yung lang nagtatrabaho ngayon. So sila lang yung may sahod ngayong araw, di ba? So ayan, nandito sila. Ang dami na palang nalinisan ni Boss yung dito na kahoy. Sibo na po ni siyong. Sibo na po ni kahoya di atan ano? Ilalom no? Sibo na? Hindi na ni magkulang. Meron pa sa ibabaw. Pero kung kuhan mo po ni nanoy kaya para kung ano? Manubro niya? Ano? Manubra? Okay raw gapon kay puso na po. Kuandia kanu alio siti midja dibin ang hiyad. So yung mga kaspagata, ginagamitan yan ng tanse para matuwid talaga yung kahoy.
tapos ito planer siya. Tulad nito, matuwid na to mga kasraki. Kasi yung kansi yung kinuha na ng guide nila para magiging matuwid talaga ng kahoy. Tapos ilalagyan ng marka mga kasraki para alam nila kung saan ito ikakabit. Tulad nito, 7 1/2. Merong 8. Ayan, 8. 8, 7 1/2. Pero yung isa, 7 lang. Ayun si Pare Marlon. Alright. So ito, meron pang ilang kahoy dito na lilinisin pa nila itong mga kasraki. Alright. So yung mga kahoy na to ay mga mahogan nilang itong mga kaspakatak. Meron pa dito na medyo malalaki yung size. Ito, saan kaya ito gagamitin? Siguro pang ano ito mga kasprakatak, para dun sa suliras ng sahig, ito gagamitin. Alright, so abang-abangan na lang natin mga kasprakatak sa mga susunod na araw yung update nitong bangka na ginagawa ngayon. Alright, so yun lang muna ngayon ang update ko sa inyo ngayong araw mga kasprakatak, at maraming salamat. Sana ay nagustuhan niyo itong video na to. See you na lang sa susunod. Babus!